Kamusta po mga katambay? Muli po, magkukomento na po tayo. Ito po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Ah, ito po, komentuhan po natin itong isang balita po sa UNTV po mga katambay. Ito po, talagang hindi po nila tinatantalan ang dating Pangulong Duterte mga katambay. Bakit ko po nasabi? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay kung ano ginagawa nila kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan na po natin. Publicly, this was made by the president in our meetings in the weekly meet or talk to the people. Okay. Iniutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni dating Health Secretary Francisco Duque III kaugnay sa kontrobersyal na paglipat ng 47.6 billion mula sa Department of Health sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbili ng mga supply para sa COVID-19 noong 2020. Sa oversight hearing ng House Committee on Appropriations na pinangunahan ni House Appropriations Panel Vice Chair at Marikina City Representative Stella Luz Kimbo, inusisa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si Duque tungkol sa ginawang paglipat ng pondo. So clear po yun, no? 47.6 billion to be transferred to PSDBM. Publicly announced by the former President Duterte na ma-transfer yan. Inusisa rin ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin si Duque sa official instruction sa kanya kaugnay sa nasabing transfer. So I think Honorable Franz Castro, the answer of Secretary Duque was in a public address of the president, of the former president. Yun naman medyo nagugulat ako, Madam Chair, because officially there are actually official notices or instructions. So was there any instruction, Madam Chair, or who instructed Secretary Duque to initiate the 47.6 billion transfer? It can be answered by the name of the authority who instructed him, or the name of the committee, or I do not know. So ganun lang, Madam Chair, if the Secretary Duque can respond. Nanindigan naman si Duque sa kanyang pahayag at sinabing nasa kapangyarihan niya ang pagpapahintulot ng fund transfer. Ngunit nilinaw ni Garin kung ang naging desisyon ba tungkol sa paglipat ng 47.6 billion fund sa PSDBM ay unilateral. Sinagot naman ito ni dating Health Secretary Duque na sumusunod lang siya sa rules ng PSDBM at hindi ito unilateral na desisyon. Paliwanag pa ni Duque, ang desisyon ay batay sa mga rekomendasyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. So, Madam Chair, we wanted just to make sure, Madam Chairperson, that the lives of our people are protected and that the risks are mitigated from our people possibly then at the height of the pandemic that nobody knew about, that would have resulted in the millions of Chair, infection and countless deaths of our healthcare workers. Dagdag na tanong ni Garin kung dokumentado. Yan po mga katambay, nakita po natin yung sinasabi ko po kung bakit ginagawa po ng Kongreso ang talagang busisiin ang busisiin kasi hindi po sila makakuha talaga ng sinasabi ipupukol na anomalya, korupsyon sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Ano na po nangyari sa Kamara, di po ba? Pinukol na pinukol po nila si dating Pangulong Duterte. Saan po? Nitong nakaraan, di no? Sa West Philippine Sea, sa gentleman agreement. Ano po nangyari sa kanila, sa mga congressman? Napahiya po sila sa mga mangingisda. Hindi po sila naging problema, hindi nila naging problema noong panahon ni Pangulong Duterte. Nagka-problema po ang mangingisda, ang sagot sa mga nag-iimbestiga, kasama pa si Richard Gomez, mga katambay. Ano po, nagka-problema sila sa panunungkulan ni PBBM. Doon lang sila nagka-problemang muli ang mangingisda. Diba? Nasupalpal po ang kamera di umano sa mga pahayag ng mangingisda para lang ikabit ang sisi ng West Philippine Sea sa dating Pangulong Duterte. Nada, mga tabay. Ano pa ang mga ginagawa nilang aksyon? Yung sinasabing gentleman agreement pa. Inimbestigahan din po ang matataas na dating opisyal ng
Pangulong Duterte, di ba? Dinala rin sa camera, wala rin nangyari, wala rin napatunayan, mga tambay, na walang gentleman agreement, di ba? Nada. Ano pa mga investigasyon nila noon? Yung EJK, mga tambay, ano po nangyari? Para lang ikabit na masama at napaka, you know, napaka mamamatay tao rin ng dating Pangulong Duterte sa camera. Nada rin, mga tambay. Ano pa? Yung mga investigasyon din sa Senado noong nakaraan, mga baril naman, nasako-sako. Ano na nangyari doon, mga tambay? Nada pa rin. Wala pa rin maisang pang kaso sila sa dating Pangulong Duterte. Puro haka-haka paninira. Ibalik na po natin dito sa issue, mga tambay. Sinagot po sila nung bandang huli ng interview po ng UNTV. Ang magagaling na sinanak na congresswoman, mga tambay. Nandiyan yung sinasabing taga Marikina, si Kimbo, na, you know, yung naglaglag at talagang si Vice President Sara Duterte rin ay tinira nila. At sino pa? Yung makabayang block sa si Franz Castro. At sumama pa si congresswoman Garim at naging health secretary din po ito nung panahon po ni Pinoy. At napakalaki rin po di umano ng issue po rito, yung sinatawag na dengbaksya, mga tambay, na talagang billion-billion po ang sinasabi at maraming namatay po dito, di umano. So, ibalik tanaw po natin, mga tambay. Ano po ang sitwasyon ng Pilipinas noong 2020, mga tambay? Noong magsimula ang 2020, nasa kalahatian halos ng taon, mga tambay. Ano po ang problema ng bansa hanggang 2022, mga tambay? Ang bansa po ba natin ay, you know, walang problema, walang kinaharap, nasalot, you know, na pwedeng mamatay, pati si di umano mga congresswoman, pwedeng mamatay, lahat sila di umano dahil sa pandemic, di ba? Ano po ang gagawin ng isang presidente para maisalba mo ang buhay kasama na ang mga congressman, congresswoman, mga senador, you know, mga secretary, you know, lahat tayo, pati si Kamanong, kasama na. Ano gagawin ng isang mabuting presidente, mga tambay? Ano? Kailangan po ba protektahan ang pera? Kailangan po ba pera unahin? Protektahan muna ang pera para i-transfer sa DOH? Yun po ba ang importante kaysa rin sa mga buhay ng tao na magkakandaubos? At kailangan proteksyonan mo unang-una yung mga nasa medical field natin, mga tambay. At nung mga panahon na yun, ibalik tanaw natin, di ba? Hindi naman tayo mga, you know, ulyanin. Parang kailan lang po yan, mga tambay. 4 years ago, nag-start ang pandemic. 2020 hanggang 2022. Hanggang mga kalagitnaan pa halos ng 2022, meron pa rin pandemya, ang pandemic, di ba? Ang COVID-19, mga katambay. Sino po unang namumblema na pinoteksyonan ng dating Pangulong Duterte? Para makabili ng mga proteksyon, mga equipments, kailangan ng nasa medical field ng mga doktor natin, mga nurse, mga manggagawa sa ospital na parte ng medical, mga katambay. Ano po? Kailangan nila ng proteksyon, mga PPE at marami pa, mga mask. You know, dahil noong mga panahon na yon, wala pang gamot, mga katambay. Wala pang vaccine. Palibasa itong mga mambabatas natin. Ito po yung mga hindi tao, hindi human, di umano. Mga hindi tinatabla ng sakit. You know? Ito sila po yung walang pakialam sa nagdaang COVID. Ang pakialam po nila, yung pera na sinasabing 47.6 billion, you know, na paglipat para gamitin po ng DOH dahil nasa emergency. You know? Nasa pandemya ang bansa, mga tambay. Buong mundo. You know, buong mundo nagkakaproblema, nagkakaubos, nagkakamatay, mga tambay. Ito pong ating mamabatas, mga walang puso. You know? Di bali mamatay yata tayong lahat, mga tambay. Basta yung pera, maprotektahan lang nila. Yung sinasabing 46.6 billion, 47.6 billion, eh, kailangan po, you know, kailangan magdaan muna. Gumawa muna sila ng batas. Kailangan isabatas muna ang pagtatransfer, mga tambay. You know? Bago sinasabihin nila maging legal ang proseso ng paglilipat ng pera, you know, sa Department of DOH na sila ang talagang may karapatan kung ano gagawin. Dahil noong mga panahon na yun, DOH lang, mga katambay.
ang merong karapatan pagdating sa mga pandemya, pandemic sa buong mundo, you know, itong salot ng sakit. Pero ang ating mga congresswoman, ang ating mambabatas, parang you know, parang normal na normal, parang yung nagdaang pandemya sa buong mundo ay parang lagnat lang, mga katambay. Lagnat na hindi kailangan gastusan ng malalaking pera. Hindi kailangan. Dahil nangihinayang po sila, mga katambay. Ang tanong ni Kamano, may korupsyon po ba? May korupsyon? Ano po ang kino-question nila? Yung paglipat. Paglipat lang po ang pinupukol nila na illegal ang paglipat. May korupsyon, mga katambay? May korupsyon po ba? Walang sinabi sa balita na may korupsyon, mga katambay. Kino-question ang illegal na paglipat, mga katambay. Lagyan natin ang logic, mga katambay. Simplihan lang natin. Ano ang logic? Kayo, ako, magulang, mga katambay. Magulang. Ano gagawin ng isang magulang? Kung ang anak mo ay nag-aagaw buhay, mga katambay, kailangan pa bang pumunta ako sa bangko para mangutang at may proseso, mga katambay, para lang yung anak ko madala sa ospital at nag-aagaw buhay? Wala akong pera. You know? Di ba gagawin ng isang magulang? Ipangutang ito. Ipangutang kahit kanino para maisalba mo lang ang buhay ng iyong anak. Ganun ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Wala siyang pakialam. Kung yan ay magiging illegal ang paglipat niyang pera na yan, kailangan ilipat yan ora mismo. Dalhin sa DOH para magamit at maprotekta ng buong Pilipinas, lalo ang nasa medical field, mga doktor, mga nurses, mga tamay, na nagkakaubos ng time na yun, namamatay. Palibasa ang ating mga congresswoman na nasa kamara, mga walang puso, mga tamay. Baliwala sa kanila yung protektahan ng mga, you know, medical natin. Hiyang-hiya naman tayo sa kanila, mga tamay. Hiyang-hiya si Kamanong sa mga congresswoman, lalo kay Representative Castro, Representative Kimbo, Representative Garin. Nakakahiya. Hiyang-hiya si Kamanong, mga katambay. Parang gustong ibalik ni Kamanong yung sinaksak sa akin, yung sinaksak sa ating gamot na you know, kung ano man yan, kung Pfizer man yan, kung Johnson & Johnson yan. Ibabalik na lang ni Kamanong doon sa mga congresswoman kung magkano man ang you know, value ng vaccine na isinaksak sa akin, mga katambay. Dahil nangihinayang po yata, hinayang na hinayang ang ating mga congresswoman doon sa paglipat po ng pera na 47.6 billion na nilipat daw, na illegal ang paglipat, mga katambay. Pambihira. You know, nasa pandemya ang ating bansa. Uunahin mo pang maging you know, legal ang paglipat, ang proseso? Emergency, yun nga yung sinasabi ko, mga katambay. Ganun po ba? Kahit sa kanila dalin o sila ang mangyari, huwag naman sana, mga katambay, magkaroon sila ng emergency, you know? Ipangungutang pa ba nila na kailangan may kumpleto papel? May CI pa? You know, pipirmahan pa kung ano-ano? Ganun po ba ang emergency sa kanila? Hindi ba po pwedeng ora mismo? You know? Kahit walang proseso, di mo ba? Yung iba nga, talagang wag na masana. Pinagnanakaw pa, mga katambay, para lang masalba ang kanilang mahal sa buhay. Kahit gumawa na illegal, di umano yung iba. Di ba? Pero ito sa mga ating mga congressman, hindi po ganun. Dahil gusto lang po nilang, you know, haka-haka, number one, politika, you know, media mileage, malapit na halalan, di umano, para bumango sila sa publiko, naubod sila ng galing. You know, parang yung pandemya, you know, parang lagnat hangin lang, mga katambay, na hindi kailangan gastusan ng bilyon-bilyon. Ganun po ba, mga katambay? Natatawa lang si Kamanong. Ginagawang bobo. Ginagawa po bobo ng ating mga congresswoman, mga katambay, ang mga Pilipino. You know, saan kinuha ni Pangulong Duterte, mga katambay? Nawala tayong mga ginagawa sa bahay, tayo ay takot na baka tayo magkaroon ng COVID. Wala tayong trabaho. You know? Baldado ang bansa. Saan tayo kumuha ng ating susuporta sa ating pamilya, sa ating sarili? Ilang beses tayo binigyan ng ayuda nung wala pang vaccine.
pinrotektahan ni dating Pangulo ang masang Pilipino, mga katambay. Ilang beses niya ni-lockdown para hindi kumalat, hindi ma-spread ang sinasabing pamuksa, pamatay na, you know, na salot na COVID-19, mga katambay. Mga nag-uulyanin. Mga ulyanin po ang ating mga politiko, mga katambay. Parang walang naganap, you know, na gasto sa ating bansa, you know. Gusto yata ng mga ating mga congressman yung mga style po ng mayamang bansa na baliwala sa kanila ang sakit, katulad ng Amerika na binabaliwala nung unang pandemya. Ano nangyari po sa kanila nung hindi po sila, you know, pinoproteksyonan masyado ng kanilang bansa, ng kanilang pangulo? Parang easy-easy lang. Sila ang nagkaubos. Napakaraming namatay sa bansa nila, sa China, sa Amerika, sa Europe, at marami pang bansa. Sa Pilipinas na napakahirap na bansa, less lang po ang namatay. Hindi po tayo namatayan ng milyon-milyon, mga katambay. Dahil po sa galing at sinasabing, you know, may pusong ama ng bayan ang umiral, pagmamahal ni dating Pangulong Duterte. Pero ito po, nakita po natin, lalo lang po nilang ginagalit ang mga tao, mga katambay. Dito po sa ginagawa po nilang, you know, tinutwist po nila, pinasasama po nila, mga katambay, yung paglipat ng pera. Parang ipinalalabas po nila na may korupsyon, mga katambay. May korupsyon, may anomalya, di umano. Dahil una-una, illegal ang paglipat. Hahanga po sana ako eh. Hahanga si Kamanong dito sa mga mambabatas natin. Kung yung 4.6 billion, may pandemya, inilipat sa Office of the President, doon mo questionin, mga katambay. Kung ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, may pandemya, ipinalipat niya sa opisina niya yung sinasabing 47.6 billion. Kaya lang saan niya pinalipat? Dahil emergency? Saan niya pinalipat? Sa DOH. Dahil lang problema ay sa health. Di po ba? Ano po logic nun? Wala po bang silbi at walang karapatang humawak po pag may pandemya ng pondo para, you know, sila nakakaalam kung ano ang gagawin at kung ano ang, you know, paano protektahan ng ating mamamayan dahil health po ang pinag-uusapan dyan, pandemya, salot. Di po ba? Nakakapagtaka lang po, mga tambay. Ganito po ba ang ating mambabatas na makabayan sa ating bansa? You know, mas gigil na gigil sa pera kisa sa buhay ng tao na mauubos ng pandemya. Ganun po ba, mga katambay? Nagtatanong lang po si Kamanong. Wala po palang kwenta, di umano, ang buhay ng Pilipino sa ating mga mambabatas pagka ganito po. Kinu-question, may pandemya, ang pera na ginagasto sa DOH? Kung hindi po si Pangulong Duterte ang presidente natin ng pandemya, baka marami di umanong naubos na congresswoman, mga katambay. Kung hindi sa diskarte, lahat kinaibiganan ng Pangulong Duterte. Lahat, India, Russia, China, ang Amerika, huli na nagbigay sa atin, mga katambay. Huli na. Tinapos muna ng Amerika ang buong mamamayan nila sa Estados Unidos bago sila nag-donate o nagbigay o nagbenta ng kanilang gamot. Pero nung una, kahit sinasabi nilang mahinang klase ang you know, imbento ng China, napakinabangan natin ang gamot ng China, Russia at India, mga katambay. Dahil ang Pangulong Duterte ay hindi mahilig makipag-away, mga katambay. Kaibigan niya lahat. Kaya lahat ng kaibigan niya, napakinabangan niya, mga katambay. Parang, you know, parang niluluko na lang tayo, mga katambay, ng ating mambabatas dahil malapit ng halalan. You know? Talagang hindi nila tatantanan. Ang solusyon po ng ating mga mambabatas, ang solusyon lang po nilang gagawin sa atin, mga katambay, ang pagtugon nila sa kahirapan ng ating bansa, you know, Duterte lang, makapagpapababa ba ng bilihin ang ginagawa nilang you know, pamumulitika sa mga Duterte na walang pawang katotohanan, puro haka-haka. At mismo ito, hindi na sila nahiya. Pandemya ng buong mundo. Kailangan mo ng pera. Buti nga, may nagbenta pa sa atin ng PPE o yung mga kailangan ng ating mga, you know, mga kadoktoran, kanersan, yung mga mask.
Napaka-importante nun. Mga time na yon. Yung mga kailangan natin mga solusyon para hindi tayo kapitan ng COVID sa ating katawan, mga alcohol, di ba? At marami pang iba. Ano gagawin po ni Pangulong Duterte? Iintayin pa yung approval ng Kongreso para mailipat yung sinasabi 47.6 billion? Ganun po ba mga katambay? Emergency? Pandemya? Wala bang karapatan ng Pangulong Duterte na ora mismo gawin dahil pandemya? Pandemic? Emergency? Naharap sa emergency ang ating bansa? Kailangan pa ba approval ng Kongreso? At nagawa ng resolusyon? Ganun ba ng Kongreso at Senado? Mga katambay? Ang logic lang niya mga tambay, parang mas importante sa ating mga mababatas ang pera kaysa sa buhay natin, pagka ganon. Samantalang yung pera na yun halos galing naman sa atin, hindi naman galing sa kanila. Sila lang ang humahawak. Tayo naman ang nagtatax. At karamihan pa nangungutang pa tayo, tayo rin na nagbabayad ng inuutang na ginagamit nila, yung pondo nila. Sino po ba nagbabayad ng mga pondo nila taon-taon na nakakautang pa sa labas ng bansa na trillion-trillion ng ating budget? Sila ba? Pera ba nila yon, mga tambay? Di ba nagdudusa nun, bansang Pilipinas, puro Pilipino, tayong mga Pilipino, nababaw sa utang, hindi naman sila. Kaya hiyang-hiya tayo sa kanila, mga tambay. Hiyang-hiya si Kamanong sa mga congresswoman na para questionin mo at lagyan mo ng isyong korupsyon ang paglipat ng pera at illegal, mga tambay, illegal. Hiyang-hiya si Kamanong sa kanila, mga tambay. Hiyang-hiya. Kaya nga sabi ko nga, mga tambay, sa sobrang kahihiyan ko, parang gusto ko ibalik kung ilang beses ako nasaksakan at ibalik po sa mga congressman ang presyo ng baksin at sila'y nangihinayang na gastusin po yata sa atin yung sinasabing pinurotekta ng DOH sa mga kadoktora natin. Nakakaya, baka pati mga doktor natin, mga nurse, magalit sa mga mambabatas natin, di umano. Dahil unang-una sila pinurotektahan ng dating Pangulong Duterte. Dahil wala pa tayong vaccine noon. Di ba? Ang ating kadoktoran at ating kanursan sa buong Pilipinas, ha? Hiyang, nakakalungkot lang po mga tambay. Ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. Puro pamumulitika. Tapos dadaanin pa tayo sa nangyari pandemya na napakaraming namatay, mga buhay ng ating pamilya. Dahil kay Kamanong may namatay din sa COVID sa pamilya ko, sa pamilya ng asawa ko. Dahil walang gamot. Namatay ng walang gamot. At hirap na hirap makabili ng mga mask noong mga panahon na yon. Nagkakaubusan. Di po ba? Kahit may pera ka, hindi ka makabili. Hiyang-hiya naman tayo sa kanila, mga tambay. Hiyang-hiya tayo sa kanila. Dahil lang sa pera na sinasabing 46.6 billion, pinangihinayangan, mga tambay. Pinangihinayangan yata, di umano. Dahil nailipat sa DOH. Ang dapat nilang gawin, busisiin nila kung may korupsyon. Kung may korupsyon talaga yung paglipat at yung gumastos na DOH, sila gumastos. Tumbukin na nila kung sino ang may korupsyon doon sa 47.6 billion. Direct to the point, akusahan nyo kung sino sekretary dyan, si Duque, kung mali ang paghawak niya doon sa paglipat ng pondo, mga katambay. Pero pagka ganyan may pandemya, ang bihira. Kahit nga lahat ng ari-arian mo, mabuhay ka lang, baka ibenta mo para lang makabili ka ng pangangailangan mo, mabuhay ka, proteksyonan mo, sarili mo at buong pamilya mo, di ba ba? Aanin mo pera mo kung patay ka naman. Di ba? Nakakalungkot lang, mga katambay. Mga ganitong paniniwala at paninindigan ng ating mga mambabatas na buhay natin, buong Pilipino, tayo, napakahirap na bansa, baon sa utang, pero less ang namatay sa ating bansa, hindi pa ipagpasalamat ng mga congresswoman na naisalba ni dating Pangulong Duterte ang buhay ng mga Pilipino na nasaksakan ng baksin na hindi man lang pinabayaran. At marami rin naisalbang mga doktor at nurse at mga nasa medical field dahil sa diskarte na ginawa ng dating Pangulong Duterte. Mga tambay, ano po sa tingin nyo? Ano po komento nyo dito sa ginagawa na naman, bagong issue na naman kay dating Pangulong Duterte?
malaya po tayo magkomento mga katambay dahil buhay pa tayo nung pandemic. Alam natin na nangyari sa ating bansa at sa buong mundo. Di po ba mga katambay? Muli po, si Katambay Manong po, nalulungkot po at talagang iba na po ang ginagawa ng ating kamara, ang ating mga congresswoman at congressman sa ating bansa. Ganyan na po silang magpatakbo ng gobyerno. Sa kabila ng humahawak po sila ng napakalaki di umanong kayamanan, pera, budget, ang solusyon lang sa ating kahirapan, Duterte lang po mga tambay. Puro Duterte lang. Muli po si Katambay Manong po, nag-iiwan pong tis-tis lang po mga katambay. Makakabangon pa ang ating bansa. Tis-tis lang. Paalam. Bye-bye.